samot-sari ng nararamdaman niya sa oras na iyon. Ang pagkalungkot dahil sa miss na niya ang kanyang pamilya na gusto niya na makasama mga ito. Sama ng loob para sa kanyang ama dahil hindi nito pinahalaga ng damdamin niya bilang anak. Kung nasasaktan na ba siya sa desisyon nito para sa buhay niya ng kanilang buong pamilya. Tampo para sa kanyang ina dahil hinayaan lang nitong ama niya ang magpatakbo sa buhay nila. Hindi ito magawang ipagtanggol sila ng ate niya sa kanyang ama. Inis para sa kanyang ate dahil katulad ng ina niya, naging sunod-sunuran na lang ito sa gusto ng kanilang ama. Anak, sobrang nag-aalala na ako sa iyo. Iniisip ko kung kumakain ka ba ng 3 beses sa isang araw. Kung maayos bang lagay mo sa tinutulayan mo ngayon. Kung nasaan ka man. Kung safe ka ba. Anak, kung alam mo lang kung gaano ako nag-aalala sa iyo. Halos hindi na ako makakain, kakaisip sa iyo. Kaya please naman anak, umuwi ka na. Mahabang sabi ng kanyang ina na sinabayan na ng pag-iyak. Pakiramdam ni Clarita na dudurog ang puso niya sa bawat iyak ng kanyang ina. Pero kailangan niyang panindigan ang naging desisyon niya. Hindi siya uuwi hanggat diyan na nalaman na wala ng arranged marriage na mangyayari. Mahang pakiusap, huwag na kayong umiyak. Promise araw-araw ko magte-text sa iyo para ipaalam na ayos lang po ako. Hayaan niyo lang po muna ako mamuhay na mag-isa para mag-mature na ako. Babalik naman po ako ng bahay pero hindi na po muna ngayon. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal kita, kay ni Dad at Ate. Sige, pagbibigyan kita anak, basta ipangako mo lang na hindi mo pababayaan ang sarili mo, ha? Basta huwag masyado matagal ha kasi hindi ko kaya na hindi ko makita kahit isang araw lang isa sa inyong magkapatid. Natuwa siya sa narinig mula sa kanyang ina. Thank you for understanding, Mom. Promise wala po masamang mangyayari sa akin. Bigger na kaya ang bunsoy mo. Nilaki pa niya ng tuwa ang kanyang boses para mabawasan ang lungkot ng kanyang ina. Pero lalo lamang itong umiyak. Mahal na mahal kita anak. Kung kailangan mo ng pera sabihin mo lang ha. Huwag na huwag ka magpapagutom. Opo, sige na po. Bye na Mom. I love you. I love you anak. Ibinaba na ni Clarita ang telepono. Huminga siya na malalim. Kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Pabagsak na iniyaga niya ang kanyang katawan sa malambot na sofa. Mag-iisip siya ng gagawin para wag naman siyang maboring. Sa sobrang tuwa ni Clarita na nakausap ang ina, naisipan niyang mag-bake ng cookies. Binuksan niyang lahat ng cabinet na naroon sa kusina para maghanap ng gagamitin na flour at hindi naman siya nabigo. Gamit ang kanyang cellphone, naganap siya na mapapakinggang kanta. Nag-play siya ng isang song at pinatong yon sa ibabo ng table. Nagugas muna siya ng mga kamay tas nagsuot ng apron at hairnet. Inayos ang lahat ng mga kagamitan na gagamitin niya sa pagbe-bake. Song playing. Sinasabayan ng kanta habang minamasa ang dough na gagamitin niya sa paggawa ng cookies. Naisipan din niyang gumawa ng mga cupcakes. Sabi ng amo niya magluto daw siya kung anong gusto niyang kainin. Hindi na naman para sa kanya ang gagawin niya kundi para sa kanilang dalawa. Hindi niya alam pero bigla niyang na-miss ang amo niya. Na-miss niya ang presensya nito. Marahil dahil nakakalungkot ang mag-isa, lalo na nga't nakakabing ang katahimikan ng buong bahay. Siya na rin nagbigay dahilan kung bakit na-miss niya ito at saka, bakit naman kaya mamimiss ang ungas na yun? Na wala namang ibang ginawa kundi ang laitin siya. Celso's POV. Mula sa loob ng kotse, natanaw ni Celso ang nakatayong drugstore na malapit sa mall. Naalala niya ang kasambahay. Nabanggit ito sa kanya na masakit daw ang buong katawan nito. Dude! Pakitigil muna sa tapat ng drugstore. Bibili lang ako ng gamot. Pakiusap niya sa kaibigan. May masakit ba sa'yo, dude? Tanong ni Maki na sinunod naman ang pakiusap niya. Wala, tipid niyang sagot. Mabilis umibis niya ng kotse at pumasok sa drugstore na yon para bumili ng gamot. Hindi rin naman siya nagtagal at muli siyang bumalik sa kotse. Para kanina man ang mga gamot na binili mo? Curious sa tanong sa kanya ni Maki. Para sa kasambahay ko. Sagot niya habang sinusot ang seatbelt. Wow ha, concern. Tukso ni Maki sa kanya. What do you mean by that? Akala ko ba sakit siya ng ulo mo? Tas gayon, ibinili mo pa ng gabot. Ang bait mo namang amo. Anitong sinumahan ng mahinang tawa. Mahina niyang binatukan ng kaibigan. Huwag na nga natin pag-usapan ng babaeng nun. Gusto ko mag-enjoy kasama kayong dalawa ng kapatid mo. Tukoy niya kay Sophie, nga nakaupo sa backseat na balas sa pag-detect sa cellphone. Okay, natatabang sagot nito. Di naman siya manhid kaya alam niyang ibit ipabatig ng kaibigan. Inalalayan ni Celso sa pagbaba ng kotse si Sophie. Kasalukoy nasa tapat sila ng mall. Naiwan naman sa loob ng kotse si Maki para ipark ang kotse nito. See you inside, ani Celso na sumilip sa bintana ng kotse. Okay dude, sagot nito at nagsimula na yung paandarin. Nakakapit sa kanyang kanang braso ang dalaga nang maglakad sila papuntang entrance ng mall. Amoy niya ang mabangong pabango na ginamit ito. Hindi niya maiwasang kiligin. Dahil kung pagmamasan silang dalawa, mukha silang masayang couple. Kaya nasasabik na siyang sabihin dito ang totoong nararamdaman niya bago pa mahuli ang lahat. Baka maagaw pa ito ng iba sa kanya.
Napatingin siya sa dalaga na maramdaman niya ang pagbitaw nito sa kanyang braso. Gusto niya sanang tanongin to lang bakit, pero walang namutawi sa kanyang bibig. Wait lang, big boy, may papakilala ko sa iyo. Nakangiting sabi sa kanya ng dalaga. Sabay mabilis na humagkan sa kanyang pisngi. Hindi siya nakapagsalita. Dapat masanay na siya sa laging pagkaganito sa kanyang pisngi. Pero hanggang ngayon parang lagi yung bago sa kanya. Nahawakan niya ang pisnging dinampian ang labi ng dalaga at may ngiti sa labing nasundan to ng tingin habang mabilis na naglalakad palayo sa kanya. Hey! Isang tapik sa kanang balikat ang naramdaman niya. Paglingon niya, si Maki ang kanyang nakita. Ang bilis naman nito makapag-park ng kotse. Magkaibigan sila ni Maki pero never niyang inamin dito ang nararamdaman niya para sa kapatid to. Pero mamaya malalaman na din ito. Umakbay sa kanya si Maki sabay tanong kung nasa na daw ang kapatid nito. Pero bago pa siya makasagot, nakita na nilang dalawa ang dalaga na papalapit sa kinaroroonan nila. Ang saya ng mukha nito. Ang ganda ng ngiti sa mga labi at dito nag-iisa. May nakaakbay dito na isang matangkad, matikas at gwapong lalaki. Guys, I want you to meet my boyfriend, Lester Salvador. Pagpapakilala ni Sophie sa lalaking kasama. Yumaka pa ito. Nagkatinginan sila ni Makit, pareho sila nabigla sa narinig. Gusto yung isipin nagbibiro lang ang dalaga. Boyfriend? Ulit ni Celsong pagak na natawa. Kailan pa? Bakit ngayon mo lang sinabi na may bagong boyfriend ka na pala? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Sunod-sunod ang tanong ni Maki. Kasamahan ko siya sa trabaho. He is a pilot. Mga 1 week pa lang na mag-on kami. Sagot ng dalaga. Humarap ang dalaga sa nobyo. Sweetheart, I want you to meet my brother. He is my twin, Maki. Pakilala nito sa kapatid. Inabot nila sa isang kamay kay Maki. Tinanggap naman to ng binatat na hangiting tinapik sa balikat si Lester. Alagaan mong kapatid ko ha, mahal na mahal ko yan. Makakaasa ka bro, mahal ko ang kapatid mo. Ngiting sagot naman ito. Naramdaman ni Celso ang paghawak ng isang kamay niya, ng kababata na si Sophie. Ito naman ang best friend ko, si Celso. Pagpapakilala sa kanya ng dalaga sa nobyo nito. Nakita niya ang pag-abot nito ng isang palad sa kanya. Hindi niya yung tinanggap. Tigil niya ang sariling masapak ang lalaking kaharap na umagaw sa kanya na babaeng matagal niya nang minamahal. Samot-saring nararamdaman niya. Sobrang selos para sa lalaking maswerte yung minahal ng dalaga. Panghihinayang dahil sinayang niyang maraming taon para lang itagong lihim na pagmamahal niya rito. At sobrang sakit dahil umasa siyang pareho sila ng nararamdaman ng kanyang kababata. You break my heart into 1,000 pieces. Yun ang salitang gusto niyang ipabatid sa dalaga pero hindi yun lumalabas sa kanyang bibig. Lihim na umiiyak ang kanyang puso dahil sa sakit. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa iyo at kay Maki ang tungkol sa amin ni Lester. Huwag ka na magtampo. Paglalambing sa kanya ng dalaga. Wala talaga itong ideya kung gaano siya nasasaktan ngayon. Hindi siya sumagot pero napilitan din siya makipag-shake hand sa boyfriend nito. Kahit nangangingat na nasakit ang kanyang puso. Pinilit ni Celsong kumilos ang normal sa harap ng mga kasama. Kahit na nga sobrang masakit na. Yung kahit hindi naman naging kayo, sobrang affected ka. Pinilit niyang iiwas sa mga mata sa dalawa. Itinoon na lang ang paningin sa kinakain. Kasalukuyang nasa isang sikat silang restaurant na nasa loob lang din ng mall. Try this one, sweetheart, si Sophie. What was that? Ngiting tanong naman ni Lester sa nobya. Puchero, sagot ng dalaga. Open your mouth and taste it. Sumunod naman ito. Delicious. I told you. Ngiting tura ng dalaga. Alam mo ba, magaling magluto ng puchero yung kababata ko na si Celso? Napaangat siya ng ulo na marinig ang kanyang pangalan. Oo pare, specialty yan ni Celso. Yan nga ang ulam namin kanina ng lunch. Sabad ni Maki na tinubik pa siya sa balikat. Pilit naman ang ngiting binitawan ni Celso. Napansin niya ang pagsulip sa kanya ng nobyo ni Sophie. Kaya nakipagtitigan din siya dito. Tila nakaramdam naman ng tensyon. Sa dalawang pagitan ng binata si Sophie, mabilis niyang hinawakan sa baba ang nobyo at iniharap sa kanya. Kumain na tayo, sweetheart. Anang dalaga at pinigyan na isang smack kiss sa labi ang nobyo. Para namang nananadya ang nobyo nito dahil tumingin pa ito sa kanya, nagaganda daw sa labi ang dalaga. Napahigpit ang hawak niya sa kutsara tinidor. Dude, nag-text pala si Justin. Out na daw siya sa opisina nila. Ani Maki habang tuloy ang higop ng sabaw. That's good, namakalisa tayo na maaga, sagot niya. Parang gigil na gigil siyang ginagayat sa kutsilyo ang beefsteak na nasa plato niya. Kurot noong sinulya pa ni Maki ang kaibigan ng makikakaiba yata dito. Anything wrong, dude? Wala, tipid na sagot niya. Bilisan mo nang kumain. Claritas POV. Samantalang si Clarita sa mga oras na yun sobrang nag-enjoy sa pagde-design ng kanyang mga cupcakes. Sigurado kapag natikman niya ng kanyang amo makakalimutan itong pangalan.
Expert kaya siya pagdating ng baking. Ayan, ang kita ninyong tingnan. Tuwang sambit niya. Na ang kinakausap ay mga cupcakes sa lalagyan niya ng mga mahukuri na toppings na ibabaw ng icing. Naganap siya ng mga jar na may takip upang ilagay doon ang mga baked niya mga cookies with almond nuts. Mahilig siya sa mga sweets pero hindi naman siya tabain at saka alaga niya sa exercise ang katawan kahit na nga kembot-kembot lang basta pagpawisan siya. Naganap na rin siya ng bowl na pwedeng paglagyan ng mga cupcakes. Wala siyang choice dahil wala naman siyang makitang malinis na box doon sa kusina. Ang dami kong hugasin. Yun naman ang pinakaayaw niya. Pagkatapos siya mag-bake ang paghuhugas sa mga ginamit na utensils pero carry lang kaya nga diba naroon siya para magtrabaho. Darating din ang araw na kapag nagkaroon siya ng sariling pamilya, magiging obligada na siyang magtrabaho sa kusina. Pangarap niya kayang ipagluto ng masarap na pagkain ng kanyang magiging asawa at magiging mga anak. Heist, pixie niya. Maghuhugas na nga lang siya kung ano pang naiisip niya. Nagsimula na nga siya maghugas sa mga ginamit na utensils. Susunod na lang niya mamaya ang paglilinis ng sahig dahil nagkalat doon ng mga harina at icing na ginamit niya. Nag-inat si Clarita ng mga bisig pagkatapos maglinis ng kusina. Naalala niya ang bilin sa kanya ng kanyang amo. Magluto lang daw siya ng pagkain na para lang sa kanya mamayang hapunan. Dahil marami siyang na-bake na cupcakes, yun na lamang ang kakainin niya mamaya. Makailip na nga muna, masakit na ang pangako kakahikab. Pabagsak na inihiga niya ang pagal na katawan sa malambot na sofa. Dahil siguro ng pagod, kaya agad naman siyang nakatulog. Celso's POV. Kapapasok lang sa bar ng magkaibigan na pagbumiari mismo na isa sa kanilang barkada. Buti naman at nakadalaw kayo. Tuwang salubong sa kanila ni Mark. Long time no see. Tuwang bati ni Maki kay Mark, sabay mahigpit na yumakap dito. Pare, tawag pansin ni Mark sa kanya. Mukhang laki ng problema mo ah. Ewan ko ba dyan sa lalaking yan? Kanina pa yan ganyan sa mall pa lang. Ani Maki naupo na, as usual, sa paborito nilang pwesto. Baka bigo, kansaw ni Mark. Huwag yun na nga akong pansinin. Simulan na natin ang inuman. Walang kabuhay-buhay na tura ni Celso. Wala pa naman si Justin. Ani Maki. Nandito na kaya ako. Sigaw ni Justin mula sa likod ng bahagi ni Maki. Mukhang kakarating lang nito. Kompleto na tayo. Tagay na. Sigaw ni Mark. Sige, maiwan ko na muna kayo. Kukuha lang ko na may inom natin. Sagot ko na lahat ng inumin natin. Himala. Biro ni Justin sa kaibigan. Siyempre, share your happiness, diba? Ngiting sagot ni Mark. Kami na ni Celestina. After 4 years ng paliligaw ko sa kanya, nakuha ko na rin ang matamis niyang oo. Wow, congrats pare. Bati ng dalawang binata maliban kay Celso. Tahimik lang siya nakaupo. Nakakaingit ang kaibigan niya. Mabuti pa to naging lover and best friend nito. Samantalang siya ayon, naunahan ng iba. Dahil pinatagal pa niyang pagtatago ng totoong nararamdaman niya para kay Sophie. Kung di lang sana siya naduwag na umamin agad sa dalaga, baka nagkaroon pa ng chance na maging sila. Ito pa naman ang babaeng pinangarap niyang makasama ng habang buhay. Si Sophie ang babaeng gusto niyang makasama, natuparin ang lahat ng kanyang pangarap, maging ina ng kanyang mga magiging anak. Ang babaeng gusto niyang makasama sa buhay na kanyang pinagawa. Ang babaeng nagmamahal sa kanya, pero ang lahat ng yon hanggang sa pangarap na lamang niya. Tagay na, lulungulungo ang ulo na sabi niya. Sabay naman pinagmasa na tatlong binata ang nakayokong kaibigan. Mukha may inililihim na problema ito sa kanila. Mapapaamin din natin yan mamaya, bulong ni Justin sa mga kasama. Nagpaalam na nga si Mark sa mga kasama. Kumuha ng alak na kanilang maiinom. Makalipas sa ilang oras, tama na yan pre, lasing ka na. Pigil ang tatlong binata kay Celso. Hindi pa ako lasing, kaya ko pa. Sagot ni Celso na muling damagok sa hawak na beer. Ikaw Maki, huwag ka nang mainom. Ihatid mo pa ako sa bahay niya sa Celso. Paalala ni Mark sa kaibigan. Oo pare, last na tong bote na hawak ko. Kaya ko pa naman mag-drive. Sagot naman ni Maki. Ano bang nangyayari sa lalaking yan? Tanong ni Justin sa dalawang kaibigan. Hindi naman yan umiinom yan ganyan ha. Siya nga madalas na naghahatid sa atin kapag nagkakayayaan ng inuman. Tas ngayon mukha siya naman ang ihahatid natin. Gumagante pare. Birong sagot ni Maki. Ako lang bahala maghatid sa kanya. Doon lang din ako makikitulog sa bahay niya. Inakbayan ni Justin ang kaibigan na si Celso. Pare, may problema ka ba? Pag-usapan natin ang barkada. Ang sakit mga pare. May gusto ka ba sa kambal ko? Sagot ni Celso. Panguhula naman ni Maki. Mula kasi na ipakilala sa kanila ni Sophie ang nobyo, nag-iba na ang mood ng kaibigan. Cheers! Sigaw ni Celso. Halatang lasing na ang binata. Tamang hula ko, no? Si Maki na mismong sumagot sa sarili niyang tanong. Nakita ni Maki ang paglungkot na mukha ng kaibigan nang sumandal ito sa inuupuan. Mga pare, aaminin ko na sa inyo kung bakit ako nagkakaganito.
Simula ni Selsong muling kumuha ng isa pang bote ng beer sa table. Matagal ko nang gusto si Sophie ang kababata ko, pero nilihim ko yun ng matagal dahil natatakot ako na baka kapag nalaman niyang mahal ko siya, bigla niya akong iiwasan. Inakbayan ni Maki ang kaibigan. Huwag ka nang malungkot. Nandito pa naman kami mga kaibigan mo. Mahal ka naman namin eh. Pagak na natawa si Celso, sabay mahinang tinulak ang kaibigan. Alam ko naman yun, pero hindi ko maiwasang masaktan. Alam niyo yung umasa ko na baka pareho kami nang nararamdaman. Tas kung kailan bala ko nang umamin kanina at saka ko naman nalaman na may mahal na siyang iba. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Ouch! Panabay na hiyaw ni na Justin. Itagay na lang natin yan. Bukas pagising mo wala na yung sakit na yan. Komento ni Justin habang nagtetext sa bunsong kapatid para magpasundo sa family driver nilang si Mang Isko. Buti sana kung gano'n ang mangyari eh. Kahit siguro magpakalunod ako sa alak, hindi pa rin mawawala ang sakit na nadarama ko dito. Tinuro ni Celso ang tapat ng dibdib. Dito sa puso ko. Marami pa namang babae sa mundo. May nakalaan para sa'yo pare. Payo ni Mark sa kaibigan na tinapik-tapik nito ang likod ng binata. Hindi pa naman kasal ang kambal ko sa nobe niya. Bago pa lang naman sila kaya may pag-asa pa. Hirit ni Maki. Aray, bakit? Binatukan ni Mark sa bunbunan ng ulo nito si Maki. Papaasahin mo pa yung tao eh. Mas gugustuhin ko naman si paring Celso na maging bayaw kaysa dun sa lalaking nobe ni Sophie. Mali ko ba kung anong klase na lalaki yun, pero syempre ayokong pakialaman ang love life ng kambal ko pero hindi ko naman hawak ang puso nun. Mahabang tura ni Maki. Muling dumampot na isang bote ng beer pero pinigilan to ni Mark. Huwag ka nang uminom. Magdadrive ka pa. Baka mapano pa kayo sa daan. Okay, you're the boss. Sagot ni Maki. Magpapahinga na lang muna ako para nasa kondisyon ako mamaya habang nagmamaneho. May sundo ako. Baka mamaya lang nandito na si Mang Isko. Singit ni Justin. Nagbukas to na isa pang beer. Ipinagpatuloy na magkakaibigan ng inuman para damayan ng kaibigan nilang si Celso na nabigo sa pag-ibig. Samantalang si Maki naman sinubukan ng biglet para makapagpahinga. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, nagpa siya ng umuwi magbabarkada. Si Justin sinundo ng kanilang family driver habang si Celso sa kotse ni Maki sasakay. Ito ang maghahatid sa lasing na binata. Paano? Aalis na kami paring Mark. Paalam ni Maki habang inaalalay na makapasok sa loob ng kotse ang kaibigan. Sige pare, mag-ingat kayo ha. Yang kaibigan natin huwag mong pababayaan. Bilin pa ni Mark sa kaibigan. Dito na ako matutulog sa bar. Paring Justin, ingat kapag uwi. Sigaw ni Maki sa kaibigan niya na papasakay pala ng kotse. May tama na rin to. Paring Justin, ingat pag uwi. Sigaw ni Maki sa kaibigan, papasakay pala ng kotse. May tama na rin to. Sumuka pa nga bago lumabas ng bar. Tinaas lang ni Justin ang isang kamay sa kaibigan bilang pasasalamat. Inom pa tayo, hindi pa ako lasing. Si Celso na parang gustong bumaba ng kotse. Tama na pare, listen ka na. Bukas naman pakakasawa ka. Pero ngayon umuwing na muna tayo. Ari ng kaibigan na pinandar ng kotse. He made sure na nakalakang pinto ng kotse para hindi mahulog ang kaibigan sakaling balakin man itong lumabas. Hindi ako lasing, nakainom lang. Nakangising tagot ni Celso na sinandal ang likod sa upo ng kotse. Mas mabuti pa siguro kung doon nakita hatid ka na Tita Raquel. Tukoy ni Maki sa bahay ng mga magulang ng kaibigan. Wag, ayokong umuwi doon. Okay, sige, diretso tayo sa bahay mo. Matulog ka na muna at gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo sa bahay mo. Pagak na tumawang binata. Pasensya ka na pare ha, ikaw patuloy nag-abalang maghatid sa akin sa bahay. Ano ka ba? Kung tutuusin nga ikaw madalas naghatid sa akin kapag ako nalalasing eh. Ang sakit kasi pare. Gusto ko magpakalunod sa alak pero iniisip ko pa rin yung katotohanan na hindi magiging akin si Sophie. Bukas na lang natin pag-usapan yan kapag wala ka ng amats. Sagot ng kaibigan. Binuksan ang stereo na sasakyan para mag-sound trip. Saglit lang pumailan lang ng isang tugtugin. Everything I know about love, I learned from you. And everything I know about pain, I learned from you. You were my only, you were my first. You showed me lonely, and you took me in when I was hurt. But the most important thing you ever gave me was the one that hurt the most. Pati ba naman ang kantang yan, papatamaan pa ako? Ang sakit na nga sa dibdib, hindi nakakatulong. Asik na reklamo ni Celso na paminsan-minsan napapailip. Natawa si Maki sa narinig mula sa kaibigan. Ang tagal nila naging magkaibigan pero niminsan din niya naisip na malakas na palang tama nito sa kambal niya. Bakit nga ba hindi niya napansin yun? Heist. Buntong hininga ni Maki na pinagbasta ng kaibigan sa front mirror. Nakasandal ang likod ng ulo nito sa salamin ng bintana ng kotse. Huwag naman sanang dumating yung araw na sa akin naman mangyari ang sa kanya. Psst! Sit-sit ni Celso, pinitimulat ang mga mata.
Narinig ko yung sinabi mo, ha? Nakapikit lang ako pero hindi ako tulog. Sorry naman. Natatawang birong sabi ni Maki. Gusto ko lang i-enjoy ang heartbreak ko ngayon. Para sa susunod kapag nabigo ulit ako, hindi na ako masasaktan. Kagaya na ngayon. Huwag kang ang advance mag-isip. Hindi ka pa nakaka-move on sa heartbreak mo, nag-iisip ka agad ng kasunod. Malayo pa ba tayo? Nasusuka na ako eh. Malapit na, pigilan mo yan. Sagot ni Maki. Sinulya pa nito ang kaibigan. Tanaw niya na ang gate ng subdivision. Mabuti na lang malapit na sila. Gusto niya magka-pedal, pakiramdam niya sinisikmura siya. Sa kabilang banda. Pagkatapos maligo, agad nagbihis ng pantulog si Clarita. Terno yun at medyo makapal. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa wall. 9:45 na ng gabi pero wala pa rin ang amo niya. Siguro wala nang balak umuwi kaya hanggang ngayon wala pa ito. Hindi niya na muling sinuot ang mga ginagamit niyang pang disguise. Mukhang hindi naman uuwi sa bahay nito ang kanyang amo. Sinuklay niya ang mahabang buhok. Naglagay ng night cream sa mukha at nagpahid din ng lotion. Ugari na talaga niya yun bago siya matulog. Nagpasya siyang bumaba na muna ng sala para muling siguraduhin na nakalock lahat ng bintana kanina kahit ka alam niyang nakalock na mga ito. Mag-double check lang. Pati na rin ang pinto at sisigurado niya nakalock ito bago siya matulog. Maki's POV. Pare, gising. Nandito na tayo sa tapat ng gate sa bahay mo. Muling niyugyog ni Maki ang balikat ng natutulog na kaibigan. Nasa na susi ng gate? Hindi pa rin umiimik si Celso. Nagpa siya na siyang kapain ang suot na maungpan sa kaibigan para hanapin ang susi ng gate. Di naman siya nahirapan dahil naman agad niyang nakapa ang susi. Mabilis yung dinukot sa bulsa ng pantalon ng kaibigan. There you are! Sambit niya na makuha ang susi. Mabilis tong umbes ng kotse para buksan ang gate. Nagulat si Maki nang pagharap niya sa kotse. Nasa labas na ang kaibigan. Ano ang mangyayari kay Celso sa nalaman niyang maiba ng minamahal ang kanyang kababata? Ipagpipilitan pa ba niya ang kanyang sarili kay Sophie? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.